sino ba naman ang makakalimot sa ilang dekadang rivalry ng Toyota at Crispa? At ang never say die mantra ng Ginebra. Actually, ilan lamang yan sa mga pinili ang basketball moments dito sa Pilipinas. Alam nyo ba, unang nalaro ang basketball professionally dito sa Pilipinas noong April 9, 1975. At ang kauna-unahang nakashoot sa basket ay none other than Gregorio Joy Dionisio. Dumadagun doon ng 18,000 na crowd na nanood dito. Ahang dami, di ba? Pero naisip ko lang, bakit pa baliw na baliw ang mga Pilipino sa basketball? As early as the 1930s, no, marami na naglalaro ng basketball. The American educators and the American priests, they introduced the sport sa mga estudyante, no, as a means of physical activity, no. Actually, dahil sa paghahanap ng isang indoor physical activity para sa mga estudyante, kaya na-invento ni Dr. James Naismith ang basketball noong 1891. Nilaro sa court ng kalahati lang ang laki from the standard size ngayon. Ang kauna-unahang basketball game, gamit ang dalawang pitch baskets na itinaas ng 10 feet at isang soccer ball. Aha! Alam nyo ba na 1954 unang nakapasok ang men's national team sa FIBA World Championships? That's right! At hindi lang tayo basta-basta nag-qualify. Nanalo pa tayo ng third place o nag-bronze medal that year. For almost 64 years, naglaban-laban ang mga bansa sa buong mundo for the prestigious World Championship title. Kaya isang malaking karangalan na makasali ulit ang men's national team natin sa FIBA this year. Di ba, Mark? So hiningi ko yung mga pray nila ulit kung anong ginawa nila dati. Alam namin na malalaki yung malalakas yung mga kalaban natin dito. But kailangan talaga namin yung pray nila at yung suporta nila. Kahit yun lang yung dadalhin namin papunta doon. Gaano nga ba ka diehard fan sa mga Pinoy pagdating sa basketball? Si Wes ang makakasagot niyan. Ang super collector ng NBA figures and basketball magazines. Ang magazine collection ni Wes mula pa noong 1994 premier issue hanggang sa latest issue lang naman. Ang dami! Dito sa Philippines, number one sport sa atin. And then, kaya ako na-inlove talaga sa basketball dahil sa mga idol ko like Iverson, Michael Jordan, Kobe Bryant. Sila yung nag-fuel sa akin para mag-collect nito mga NBA figures na to. Present naman sa figure collection ni Wes ang iba't ibang generations ng players. From recent superstars like Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jason Kidd, Allen Iverson, Dirk Nowitzki, hanggang sa legends gaya nila Larry Bird and Magic Johnson. At ang most prized possession sa kanyang koleksyon, Wilt Chamberlain. Minsan naglalakad ako pa uwi para makapag-save, para makabili ng NBA figure. And then sinisigurado ako talaga na nagtatabi ako ng at least sabi na 20% ng allowance ko para dun sa NBA figure. Alive na alive ang NBA figures ni Wes dahil ibinase ang mga ito sa actual pictures in action ng mga player. Astig, di ba?